Ito pinaka the best achievement mo na. First and second sa'yo. Ito siya, the bigger. And good morning po mga kalapatids. Andito na naman po tayo sa training toss, which is last Sunday. Galing nga po tayo rito. 84 miles po sa distance ko doon po sa loft or sa bahay. Ngayong araw po mga kalapatids, bumalik po tayo rito para sa dagdag paghahanda sa first race next weekend. Sa susunod na linggo po, September 18th, first race na po namin. So hopefully maganda ang maging training namin ngayong araw, and then para po mas maganda ang maging start ng first race namin. Excuse me po mga kalapatids. So ayan po mga kalapatids, since na pawawalan ko na rin naman po sila, samahan nyo po ako na panoorin sila habang nagre-release ako mga kalapatids. Flip ko lang po yung camera. And ayan po mga kalapatids, handa ko lang po to, yung isang old phone natin para meron pong clip. So there's that. And dito rin po mga kalapatids, meron tayong old phone. Handa ko rin po mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, ready to go na po tayo. So ayan po, bali 3 lang po kami na magte-training ngayong araw. Ako, isang club member, saka isang club president. Well, yung club president po namin. Yung dalawa po hindi makakapag-training dahil busy. So ayan po mga kalapatids, samahan nyo po kung panoorin yung mga ibon namin na lilipad. Oops. Oopsie. Pasensya na po, hindi ko na ng video. So ayan po sila mga kalapatids, release na itong isa. There you go. Oops. Nahihirapan po ako mag-release. There you go. And there you go. So ayun po mga kalapatids, ayan na sila yung mga grupo nung mga ibon na pinawalan natin ngayong araw. And ayun nga po, maganda ang release natin dahil hindi po nagwatak-watak. Ayun po, may dalawang grupo pero hindi po sila watak-watak. Try ko pong i-zoom. Oop, ayan, magkakasama na po silang lahat. Oops, paano? Ayan po mga kalapatids, ayan na sila, magkakasama na po silang lahat. Wala pong nakahiwalay. So hopefully lahat po sila is makauwi ng maayos. Second training na po nila rito mga kalapatids, and 84 miles nga po ang layo dun sa aking bahay. So ayun po mga kalapatids, hanggang dito na lang po muna to. And then update ko po kayo pagka nakarating na po ako ng bahay mga kalapatids. So ayun po. Ayun po kung panoorin yung mga ibon namin na lilipad. Oops. Let's see. Nahihirapan po ako mag-release. There we go.
Good morning po mga kalapatids. Ayan na naman yung araw. There you go. Ayan po mga kalapatids, andito na naman tayo sa training station, which is 84 miles nga po to mga kalapatids sa pwesto ko. Pang dalawang araw na po to. Excuse me. Kahapon po galing ako rito. And successfully naman po yung pauwian namin. Kulang lang po ako ng dalawa na ibon galing sa kahapon na training. And then bumalik nga po ako ngayong araw dito mga kalapatids para i-training ito, mga to. At saka yun po, ito pong dalawang to, yan yung mga ibon ko. And then ito pong mga to is yung ibon ng club president saka club member. So ngayong araw po mga kalapatids, ang pinagkaiba lang po sa training kahapon is pakakawalan ko itong mga to mga kalapatids na una. And then pagkawala na po sila, hindi ko na po sila nakikita, or maghihintay po ako ng 15 to 30 minutes bago ko po pakawalan naman yung aking mga alaga. Para lang po medyo matuto ng konti yung aking mga alaga na umuwi ng sila-sila lang. Dahil napakarami na po naming training na ginawa na magkakasama yung mga alaga ko, mga alaga ng club president sa club member. But ngayon po, susubukan kong mag-training ng 84 miles ng yung mga alaga ko lang po ang lilipad ng sila-sila lang. So para masubukan ko lang po talaga kung nakaka-uwi sila ng sila-sila lang, which is they're smart enough to come home, fly home on their own, or sumasabay lang po sila dun sa mas maraming flock ng ibon. So yun po mga kalapatids, update ko po kayo pagka nag-release na ako ng mga ibon. So hanggang dito na lang po muna to para po may pakita ko lahat sa inyo yung pag-release. And i-update ko na rin po yung kahapon na training dito dahil hindi ko nga po na-update kahapon. So yun po mga kalapatids, balik po ako sa inyo pag release time na. So, ayan po mga kalapatids, ayan yung mga alaga nung club president saka club member ko. Yung akin nga po, hindi ko sinabay ng release sa kanila. And yung lugar po na dadaanan nila is yan. Medyo mausok po ng konti, but for sure, kayang-kaya naman po na lagpasan ng aming mga alaga yung konting usok. And ayan nga po sila mga kalapatids. Ewan ko po kung kita pa rin sa camera, but andyan sila sa harapan ng camera. So ayan mga kalapatids, ayan po sila. And hopefully nga po hopefully makauwi silang lahat ng maayos. And wala pong mangyaring masama sa daan. Yung kumbaga po walang manghabol sa kanila habang pauwi sila para po hindi sila magwatak-watak. And yun po mga kalapatids, so hanggang dito na lang po muna para hindi mahaba yung video. And then balik po ako sa inyo pagka i-release ko na po yung aking mga alaga naman mga kalapatids, para po makita nyo rin yung aking mga alaga. So yun po mga kalapatids, hanggang dito na lang po muna to. So, ayan po mga kalapatids, ito naman po yung akin, dalawa, 32 birds po yan, dahil kahapon nga po is kulang ako ng dalawa sa training kahapon.
And ayan po sila, mukhang hindi na po iikot, didire-diretso na lang po, but panoorin po natin and let's see kung iikot pa po sila. Patayin ko lang po yung dalawang camera ko dito. And so yun po mga kalapatids, hindi na nga po sila umikot. Nagdire-diretso na po sila. Dalawa po yan. Chance na dahil nanggaling na po sila rito kahapon. And then pangalawa po, kaya dire-diretso sila is, kumbaga, what do you call this thing? Nakita po nila yung first group na kung saan pumunta. Dahil syempre hindi naman po sila nakataklob ng kumot, so nakikita pa rin po nila yung ibon, mga ibon na lumilipad sa ere habang sila po ay nakakulong pa rin sa training basket nung nirelease ko yung first group. So ayan po mga kalapatids, hanggang dito na lang po dahil wala nang masyadong action dito. Yung mga ibon ko po is dumire-diretso na ng uwi. 15 minutes po ang pagitan nila dun sa first group na pinawalan ko, which is yung sa club president and club member. So, ayan po mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Update ko po kayo mamaya pagka dating ko ng bahay. So, ayan po mga kalapatids. So, ayan po mga kalapatids, andito na po tayo sa bahay. Ito nga po yung mga loft ko. Ngayong araw po, mukhang maganda yung pauwian natin. But tignan po natin kung ilan yung nakauwi at kung ilan yung kung meron pong dumaan ulit na ibon ko dun sa club president or not. So flip ko lang po yung camera, excuse me po dun sa manok. So ayan po sila mga kalapatids, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, may 19 birds po dito. So, ayan po sila. 19. And then, let's see on this side. So, ngayong araw po mga kalapatids, 84 miles po ulit to. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 19 plus 10, 29. Kulang po tayo tatlo mga kalapatids. Ewan ko po kung yung tatlo is pumunta sa club president or hindi. Pero ang ginawa ko po ngayong araw mga kalapatids is separate release. Nakita nyo nga po dun sa video na kinuha natin. Bali 15 minutes po ang pagitan nila. So let's see, 15 minutes difference, 84 miles. And then ngayong araw po is pangalawang beses nga po na training na magkasunod na araw po sa 84 miles. And ayan po sila. Kahapon po mga kalapatids, kulang ako ng dalawa. And then ngayong araw, kulang po ako ng tatlo. Dahil Saturday training, 34 ang nilagay ko po sa training. And then 32 lang yung nakauwi. And then ngayong araw po, 32 ang nilagay ko sa training. And only 29 ang nakauwi. So, ayun po mga kalapatids. Ayun po mga kalapatids, yan ang update ngayong araw dito sa Francis M. Love. So, hanggang dito na lang po to mga kalapatids para hindi masyadong mahaba ulit. And good luck po ulit sa ating lahat. Sa lahat ng may karera, training, breeding. Shoutout po Team Yahoo. Shoutout everybody. Sa lahat po ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood, silent viewer, and then everybody that comments, shoutout po sa inyo. Pasensya na po, hindi ko may isa-isa ngayon dahil medyo busy. Marami po tayong kailangan gawin dahil next Sunday, first race na po namin. So kailangan ko pong asikasuhin lahat ng mga ibon na umuwi. Lahat-lahat po kailangan kong i-ready sa clock para 100% sure
na ready na po ako sa first race. So, yun po mga kalapatids, hanggang dito na lang po. And maraming maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. God bless po sa inyong lahat and good luck. Yun lang po. Kita-kits po ulit tayo next race. So, yun po.